Maya-maya pa, bigla na lamang nakarinig sila tadag ng dagundong at kasabay nito ang mabilisang pagpailalim ng mga abwak sa lupa. Habang pinagmamasdan nila ang paligid, kitang-kita nila ang mabilisang pag-umbok ng lupa na animoy meron yung sariling buhay. Inaasahan na nilang nasa ilalim nito ang mga abwak, subalit naging palaisipan para sa kanila kung papaano yun kukumprontahin. Hindi biro ang kinaroroonan ng mga abwak, lalo pat inaasahan na nila tadag na metro-metro ang lalim ng dinaraanan ng mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, bahagya namang nabaling ang kanyang atensyon sa lalaking kausap niya nang marinig niya yung umatungal habang dahan-dahang nagpapalit anyo. Paglalarawan ni Tadag sa nilalang, bigla itong nagkaroon ng maraming butlig sa katawan, naging kulay lupa ang balat nito at nagkaroon yon ng mahahabang mga kuko. Nanlilisik din ang mapupula nitong mga mata at meron yung pangil na halos tumagus na sa labi nito. Matapos naman yung masilayan ni Tadag, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na umusad. Wala silang binigyan ng atensyon kundi ang nilalang na yon. Sa isip-isip niya, mas mainam na yon ang pagtuunan nila ng pansin, lalo pat yon ang pinuno ng kalaban nila. Habang binabagtas nila ang daan, mas lalong tumitindi ang naririnig nilang dagungdong sa lupa. May mga pagkakataon namang nakakaramdam na sila ng pag-uga pero hindi nila yun gaanong pinansin. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila Tadag nang biglang hinugot ang isa niyang tauhan papailalim. Mabuti na lang may hawak-hawak yung kalasag dahil kung wala, malamang sumama na yun sa abwak. Pagsilay naman ng mga kaibigan itong malapit dito, dali-dali naman nila yung hinila pabalik. Dahil sa pangyayari, nasira ang depensa ng kanilang hanay na siya namang nagbigay ng pagkakataon para sa mga abwak upang sumalakay. Habang sumusugod ang mga nilalang na yon, patuloy namang napapaatras sila Tadag sa kadahilan ng hindi nila inaasahan na may mga kasama pa yung nagkukubli sa mga kakahuyan. Kapag nakakasilay sila ng abwak na lumulundag sa kanilang harapan, sinasabayan yon ng iba pang mga nilalang na tahimik na nakikiramdam sa paligid. Halos hindi na nila mawari kung sino ang uunahin, lalo pat pakiramdam nila, masyado nang lumiliit ang mundong kinaroroonan nila. Yun din ang unang pagkakataon na nasipat ni Tadag ang kanyang mga kasama na labis ng nahihirapan para makipaglaban. Nang dumating na sa puntong hindi na niya maatim ang mga bagay na kanyang nasisilayan, doon na siya gumawa ng hakbang para kontrahin ang puwersa ng mga ito. Paghugot niya sa kanyang latigo, agad namang umatras ang mga abwak na tila bang nasindak ang mga nilalang na yon sa kanyang hawak-hawak. Habang naglalakad papalapit itong si Tadag, panay naman ang pagpapalipad hangin niya ng mga tigalpo sa paligid upang mahirapan ang mga itong sumugod sa kanyang kinaroroonan. Bago niya nilisan ang kanilang pangkat, inabisuhan niya si Manong Kamat na manatili sa lugar nang sa gayoy magawa nilang maunawaan ang pamamaraan ng pakikipaglaban ng mga nilalang. Matapos naman yung marinig ng matanda, tumangulang naman ito habang pilit inaayos ang hanay ng depensa. Mag-iingat ka, Tadag. Hindi na natin alam kung anong kayang gawin ng mga yan. Kapag kailangan mo ng tulong, huwag kang magdalawang isip na tawagin kami. Wika ni Manong Kamat habang pinagmamasdan siyang naglalakad. Nang marinig naman ni Tadag ang sinabi nito, ngumiti lang naman siya sa matanda habang nananatiling tahimik. Sa muling pagsilay niya sa kinaroroonan ng mga abwak, kalmado naman siyang naglakad para ipakita sa mga ito na hindi siya basta-bastang kalaban. Makalipas pa ang ilang minuto, nang ilang dipa na lamang ang layo niya sa mga nilalang, bigla naman niyang naramdaman ang pag-uga ng lupang kanyang kinatatayuan.
Inaasahan na niyang aatake yon sa ilalim kung kaya't ang ginawa niya, pinigilan niya ang abwak bago pa ito makapagbigay ng pinsala sa katawan niya. Paghawak niya noon sa lupa, agad naman niya itong inusala ng mga pamako habang tinatawag ang mga kaibigan niyang tikbalang na kanina pang patagong sumusunod sa kanilang grupo. Paglitaw ng isang anggitay sa kanyang harapan, buong puwersa naman itong itinarak sa lupa ang tanga nitong sibat na siyang naging sanhi upang tuluyan itong mahugot sa lupa ang abwak. Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi na nagawa pang makagalaw ng nilalang na nagbabalak sa kanyang umatake. Halos segundo lang noon ang naging pagitan nang biglang lumitaw sa kanyang harapan ang abwak na nakatarak pa sa dibdib nito ang talim ng sibat ng anggitay. Sinusubukan pa ng nilalang na yon na kumawala sa talim ng sibat pero hindi niya yun magawa-gawa sa kadahilan ng bumaon yon sa gitna ng kanyang tadyang. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla na lamang naging lupa ang katawan nito, hudyat na tuluyan na yung binawian ng buhay. Dahil sa pangyayaring yon, mas lalo nilang naramdaman ang galit ng mga nilalang sa kanila. Maya-maya pa, itinuro siya ng pinuno ng mga abwak na siya namang naging hudyat sa mga alagad nito na sumugod sa kanya. Dahil sa pangyayaring yon, napilitan na makipagsabayan si Tadag. Hindi naman siya nababahala kahit nag-iisa lang siya, gawa ng nakapaligid sa kanya ang mga kaibigan niyang tikbalang. Habang siya ay nakikipaglaban, pilit namang iniuusad ni Manong Kamat ang kanilang pangkat para lamang makalapit sa kanya. Hindi na nito gaanong iniinda ang mga abwak na nasa ilalim ng lupa, gawa ng mas mahalaga para sa matanda na malapitan siya. Nang ilang metro na lamang ang pagitan nilang dalawa, agad naman niya yung inabisuhang manatili sa kinaroroonan nito dahil sa malakas ang kutob niya na merong inihahandang patibong ang mga nilalang sa kanilang pangkat. Maya-maya pa, sa hindi inaasahang pagkakataon, nakasilay sila ng mga abwak na bigla na lamang lumitaw papaikot sa kanilang grupo. Sinubukan pa yung itaboy ng mga tauhan niya pero tila bang hindi natitinag ang mga nilalang na yon. Ang labis pang ipinagtataka ni Tadag ay kung bakit hindi man lang gumalaw ang mga ito sa lugar na kanilang kinatatayuan. Dahil sa pangyayaring yon, sinubukan niya yung hatawi ng latigo sa ulo, subalit tumagos lang sa katawan ng mga ito ang dulo ng kanyang armas. Hindi yan mga abwak, Tadag. Ibahin mo ang abilidad ko sa mga aswang na nakakaharap nyo. Dito na kayo malilibing. Wika ng pinuno ng mga abwak matapos nitong masilayan ang kanyang pag-atake sa mga nilalang na bigla na lamang lumitaw sa lupa. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niyang ibinalik sa kanyang bewang ang bitbit niyang latigo. Ang ginawa niya, hinawakan niya ang mga nilalang na yon sa paniniwalang isa yon sa abilidad na tinatangan ng pinuno ng mga abwak. Paglapat ng kanyang palad sa balat nito, dahan-dahan naman niyang ibinaling ang kanyang paningin sa pinuno ng mga abwak habang nagbabanggit ng limang buhay na kataga. Matapos niya itong sambiti ng tatlong beses, nasipat naman nila Manong Kamat ang paglaho ng mga nilalang na bigla na lamang lumitaw sa kanilang harapan. Dahil sa ginawa noon ni Tadag, kung kaya't ramdam naman ng pinuno ng mga abwak ang pagkasindak sa abilidad nito. Makalipas pa ang ilang minuto, huli na namang hinugot ni Tadag ang kanyang latigo habang dahan-dahang binabagtas ang daan patungo sa kinaroroonan ng kanyang mga kalaban. Sa kauna-unahang pagkakataon, nasilayan ng kanyang tauhan ang pagiging seryoso ni Tadag sa digmaan. Maya-maya pa, paglapit niya sa mga nilalang, walang habas naman niya yung pinaghahataw ng kanyang latigo na siyang naging sanhi ng mabilisan nilang kamatayan.
Ang pinuno naman ng mga abwak, mabilis ang lumayo sa kanya sa takot na baka tamaan ito ng dulo ng latigo. Nang mapagtanto naman yon ni Tadag, napangiti lang naman siya habang nagwiwika sa nilalang nang. Mukhang nare-respeto mo yata ang armas ko. Ano nga ulit yung sinabi mo kanina? Iba ka sa mga demonyong napatay ko na? Matapos namang makapagsalita ni Tadag, pilit naman niyang itinaboy papalayo ang mga abwak na nagtutulong-tulong para paikutan siya. Hindi naging mahirap para kay Tadag na gawin ang bagay na yon, gawa ng ang mga pinalipad hangin niyang tigalpo sa lugar ay binubuo ng mga malalalim na aral. Kahit anong tigas ng bakod ng abwak, papasok at papasok pa rin ito sa kanilang mga katawan. Para masiguro din niyang hindi na yon makakadaan sa ilalim ng lupa, itinarak niya ang kanyang punyal na punong-puno ng mga usal. Matapos niya yung gawin, doon nila narinig ang pagsigaw ng mga abwak na parabang nasusunog ang mga ito sa ilalim ng lupang kanilang kinatatayuan. Hindi naglaon, puwersahan na din yung napalabas habang patuloy na nag-aangil. Nang masipat naman yon ang kanyang mga tauhan, agad naman nila itong tinaga upang hindi na mabigyan ng pagkakataon ang mga nilalang na makalaban. Sa pagkamatay ng mga ito, labis naman ang galit na naramdaman ng pinuno ng mga abwak. Nang hindi na nito maatim ang kanyang nararamdamang puot at pagkasuklam, napilitan na yung magpalit anyo bilang isang dambuhalang kalabaw. Pagbigkas nito ng mga buhay na kataga, agad naman yung nagpahid ng langis sa kanyang katawan habang nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa pangkat ni Tadag. Sa isang iglap, bigla yung tinubuan ng napakahabang sungay at matatalas na pangil. Hindi naglaon, nag-anyong kalabaw na ito na merong matatalas na mga kuko. Nagkaroon din yon ng apat na sungay na merong matutulis na dulo. Dagdag pa ni Tadag na ang hindi niya makakalimutan sa nilalang na yon ay ang matatalas nitong mga pangil na animoy napakalayo sa ngipin ng mga ordinaryong kalabaw. Nang masipat nilang papasugod na ang abwak, dali-dali namang lumapit ang kanyang mga tauhan para magbigay depensa sa kanya. Nang hihina man ang mga ito, sinubukan pa rin itong salagi ng pag-atake ng pinuno ng kanilang mga kalaban. Paglapat ng matatalas na sungay ng abwak sa kanilang depensa, kitang-kita ni Tadag kung papaano magtiis ang mga tauhan niya. Nais man niya yung tulungan, alam niya sa kanyang sariling hindi yun maaari sa kadahilan ng masyado lang silang mahihirapang makipaglaban kung makikiisa siya sa pagsalag sa atake nito. Makalipas pa ang ilang minuto, dali-dali namang tumungo sila Tadag sa gilid nito para sugurin ang abwak na nagkatawang kalabaw. Nang magkaroon na sila ng pagkakataon para umatake, hindi na nila yon binigyan pa ng pagkakataon para makalaban. Habang abala siya sa paghataw dito ng latigo, paulit-ulit naman yung sinusugod ng kanyang mga tauhan. Si Manong Kamat naman, naghihintay lamang ng tsansa para makalapit sa nilalang upang magawa niyang maundayan ng saksak ang dibdib nito. Inaasahan na nilang hindi yun basta-bastang magagapi dahil sa animoy malabakal nitong balat. Maya-maya pa, pagsipat ni Manong Kamat na nawawala na ng balanse ang abwak, dali-dali naman siyang gumapang sa ilalim nito at walang habas siyang pinag-uundayan ng saksak. Habang ginagawa niya ito, wala namang nagawa ang nilalang kundi ang umangil habang umaatras. Matapos yung gawin ni Manong Kamat, napahandusay na lamang sa lupa ang abwak. Dahan-dahang dumilat ang mga mata habang bumabalik sa orihinal nitong anyo. Pagsilay nila sa tao nitong kaanyuan, nasipat nila sa dibdib nito ang pinsala nitong tinamo dahil sa pag-atake ni Manong Kamat.
napilit pa noong iniaalis ng abwak ang nakatarak na punyal sa kanyang dibdib, pero hindi niya na yun nagawa. Dahil nagdudulot lamang ito sa kanyang katawan ng hindi maipaliwanag na sakit. Paglapit nila sa kinaroroonan nito, doon nila nasilayan ang iba pa nitong mga kalahi na nagmamasid lamang sa likod ng kakahuyan. Hindi na nila yon sinubukan pang kitila ng buhay alinsunod sa nais mangyari ni Tadag. Pagbitbit ng kanyang mga tauhan sa katawan ng abwak, mayat maya naman ang pagkausap sa kanya ni Manong Kamat, gawa ng nababahala ito sa magiging kapasidad ng paghihigante ng mga abwak na hinayaan nilang mabuhay noong gabi. Huwag ka mag-alala, Manong Kamat. Maiging nakabantay sa mga hangganan ng pangkat ng mga anggitay at tikbalang. Kapag sinubukan nilang umalis dito, hindi sila makakalabas ng buhay. Kapag sinubukan naman nilang manatili, hindi rin sila rito aabutan ng bukang liwayway. Inabisuhan ko na ang mga tikbalang. Maya-maya lang hahalughugin na nila ang kakahuyan. Wika ni Tadag sa kanyang mga kasama. Matapos naman yung marinig ni Manong Kamat, napangiti lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Tuso ka talaga, Tadag. Akala ko naawa ka sa kanila eh. Yun pala meron ka ng pinlano. O siya, ano naman ang gagawin natin sa mga abwak na ito? Pag-aaralan mo na naman ba?" Nang marinig naman ni Tadag ang sinabi ng matandang albularyo, hindi na din siya nagpaligoy-ligoy sa kanyang nais. Ayon sa kanya, kaya lang naman nila dinala ang abwak na yon, gawa ng nais niyang malaman kung papaano kontrahin ang abilidad nitong dumadaan sa ilalim ng lupa. Labis kasi siyang nababahala sa kakayahang yon, lalo pat hindi pa siya nakakatagpo ng engkantong kayang kontrahin ang ganoong uri ng abilidad. Naniniwala din siya na kapag hindi nila mahanapan ang solusyon ng ganoong abilidad ng kanilang kalaban, darating at darating ang panahon na masasalakay sila ng mga ito nang hindi nila nalalaman. Dagdag pa ni Tadag na kung talagang seryoso sila sa pakikipagdigma, kinakailangan nilang tingnan ang bawat sulok ng kanilang mga kahinaan. Matapos naman yung marinig ng kanyang mga kasama, kitang-kita naman niya ang pagsang-ayon nito sa mga katagang sinabi niya. Sa pagdating nila sa kanyang tahanan, agad naman niyang pinapasok ang naghihingalong katawan ng abwak sa kanyang silid. Paghiga niya rito, isa-isa naman niyang kinuha ang kanyang mga kagamitan sa pananaliksik. Una niyang ginawa, nilapatan ang buong katawan nito ng pamako habang dahan-dahang pinipigilan ang pagbulwak ng dugo nito sa nakatarak na punyal. Alam ni Tadag na nawalan lang ng malay ang abwak kung kaya't buong pag-iingat naman ang kanyang ginawa habang isinasakatuparan niya ang kanyang nais. Bago sumapit ang alauna ng madaling araw, natukoy na niya ang abilidad ng mga abwak. Ayon kay Tadag, na sa pananaliksik niya, doon niya napag-alaman na merong mutsa ng mga duwending itim ang mga nilalang. Yon ang nagiging susi ng mga ito para malaya silang pumailalim sa lupa anumang oras na kanilang naisin. Nang akmang ihihiwalay na niya ang mutsa ng duwending itim sa katawan ng abwak, nasipat niya ang katawan nitong animoy lumalaban. Umaangil na din ang nilalang, hudyat na malapit nang bumalik ang wisyo nito. Dahil sa pangyayaring yon, napilita naman si Tadag na basagin ang bertud ng abwak. Hindi na siya nag-alangan pang gawin ang bagay na yon, lalo pat malaking problema kapag nagising yon sa loob ng bahay niya. Ang labis kasing ikinakabahala noon ni Tadag ay ang maaari nitong gawin sa oras na mapagtanto nitong nalalapit na ang huli nitong hininga. Matapos naman niyang madurog ang bertud nito, bigla na lamang yung napaunat habang nakadilat ang mga mata. Pagbalik ng katawan nito sa higaan niya, bigla naman yung namatay ng nakadilat at nakabuka ang bunganga. Dahil sa pangyayaring yon,
dali-dali siyang lumabas para humingi ng tulong. Hindi na nila pinaabot pa ng umaga ang bangkay nito sa takot na baka masipat yon ng mga trabahador niyang nagtatanim. Kinaumagahan, habang nagkakape ang kanilang pangkat, halos hindi naman nila maatim na hindi pag-usapan ang tungkol sa nangyari noong gabi. Labis sila noong nababahala, lalo pat hindi lang pala mga aswang ang kanilang mga kalaban. May kutob din si Tadag na maaaring kalahi ng mga kaibigan niyang laman lupa ang mga aliping duwende ng mga abwak. Lumipas pa ang linggo. Wala siyang ibang ginawa kundi pagtuunan ng nalalapit na pagbasbas ng kaptan sa kanyang mga kaibigan. Nalalapit na kasi noon ang paghilera ng araw at buwan, indikasyon na yun na ang panahong matagal niya nang hinihintay. Habang abala siya sa kanyang mga gagamiting ritual, naging abala naman ang kanyang mga kaibigan sa pagpapakondisyon ng mga katawan nito. Matagal na kasi niyang inabiso, hindi lang sa espiritual na lakas ang kinakailangan itong palakasin, bagkus maging ang kanilang mga pisikal na kakayahan. Ayon kasi kay Tadag, hindi biro ang pagbibigay ng gabay sa kanila, lalo pat diwata ang napiling ibigay ng kaptan. Naniniwala si Tadag na kung hindi handa ang sarili ng mga ito at ang kanilang tinatangang mutsa, maaari nilang ikabaliwang proseso. Bagaman purong kanan ang ritual na kanilang gagamitin, meron pa rin yung epekto alinsunod sa batas na umiiral sa mundo. Dagdag pa ni Tadag na sino man sa kanyang mga tauhan ang hindi handa, mas mainam na maaga pa lamang magawa na nila yung ipagbigay alam. Sa oras na tumungtong sila sa ritual na kanyang gagamitin, wala nang paraan para yon ay bawiin. Matapos niyang mailahad sa mga ito ang panganib na natiling matatag naman ang kanyang mga tauhan. Ang tanging pinanghahawakan ng mga ito ay ang katapangan ng kanilang pinuno na magpasya para sa ikauunlad ng mga kaalaman nila. Bagaman nakataya ang kanilang buhay para sa pagtanggap ng basbas na yon, na natiling positibo ang kanilang mga pananaw. Sa pagsapit ng Biyernes, pagtalikod ng araw sa kalupaan, doon na nga naganap ang hinihintay nilang kaganapan. Matapos umalis ng mga magsasaka, dali-dali naman silang tumungo sa likod ng bahay ni Tadag kung saan nakaukit na sa lupa ang mga simbolong bubuhay sa ritual. Bawat simbolo ay merong espasyo para sa tauhan niya, nang sa gayoy masalo nito ang biyayang ibibigay ng kaptan. Pagtungtong ng alas 12 ng hating gabi, isa-isa namang pumasok sa espasyong yon ng mga tauhan niya. Habang nakatitig ang mga ito sa kanya, panay naman ang pag-uusal ni Tadag ng mga buhay na salita. Matapos niya yung mabanggit ng 3 beses, isinaboy niya sa paligid ang mga buhangin at dahong kanyang hawak-hawak. Bawat isa sa mga dahong yon, nagtataglay ng maliliit na piraso ng mga mutsang dinurog. Matapos niya yung gawin, lumitaw sa kanyang uluhan ang kaptan. Isa-isa na ding nagsilitawan ang iba pa nitong mga kasamang diwata na dahan-dahang pumapasok sa katawan ng kanyang mga kaibigan. Lahat ng mga diwatang naririto ay naayon sa puso at pagkatao ng mga kasama mo. Naway gamitin nila ang kakayahang ito para sa kabutihan. Palagi mong tatandaan, tao, lagi kong pinagbibigyang pansin anuman ang mga misyong ginagawa ninyo. Wika ng kaptan. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang dahan-dahan nitong paglaho. Bago pa man manumbalik ang orihinal na anyo ng buwan, napakatahimik na ng paligid. Ang mga kasama niya tulalang nakatingin sa kawalan na parabang meron yung malalim na iniisip. Tadag, ano itong kakaibang nararamdaman ko sa aking katawan? May mga pangitain akong nakikita na merong kaugnayan sa mundo ng mga engkanto. Ang lakas ko,
parang ang lakas ko nung kabataan ko. Nakakatuwa. Wika ni Manong Kamat paglapit sa kanya. Okay, pasensya na kayo ha kasi antindi talaga ng sipon ko ngayon. So, yung tunog natin sa mga kwento ngayon, nasal talaga. Pagtsagaan nyo na lang, at least malinaw naman yung mga words tsaka naiintindihan ninyo. Yun nga lang, may mga parte talaga na ngongo tayo kasi nga meron tayong sipon eh. Yung 21 tsaka 22, isusunod kaagad natin yun pero wala akong ibibigay na oras. Okay, kaya pahintay na lang ako. Salamat.